Yo mga sir, no? Welcome back sa aking panibagong video. So ngayon mga sir, isa mag-maintenance tayo ng motor. Dahil next week, uwi kami ng province. So uwi kami ng Iloilo mga sir. At magmamotor lang kami. Kailangan natin mag-maintenance ng motor. So ang gagawin ko maintenance ngayon mga sir, o isi-share ko sa inyo, is yung maintenance doon sa ating panggilid, no? Yung CVT ng ating motosiklo, ng ating MIUI 125. So magpapaklas ako ng panggilid mga sir, and then magpapalit din ako ng ibang parts like pulley set. So bumili na ako ng pulley set, and then magpapalit tayo ng pulley set ngayon. Tapos yung ibang parts natin, isa lililisin lang natin yun mga sir. Dahil medyo matagal ko na rin yung hindi nababaklas. Huling baklas ko pa nun siguro 8 months ago. Hindi ko na masyado matandaan pero matagal na. So ngayon lang ulit ako magbabaklas ng panggilid mga sir, dahil nga babiyahe tayo ng medyo malayo. Tamahan nyo ako mga sir sa garahe. Tara! So mga sir, yung size nung nut nung ating pulley. Sensya na mga sir, medyo madilim na ako sir ito. Yung size nung nut ng pulley ng M3 natin is 17, alam ko. Ayan, 17. Tapos dito naman, ginagamitan ko ng ganito. Hindi ko alam kung anong size to mga sir, 24. Ayan, yung sa third drive. So 24 yung size nung sa third drive, yung sa pulley, front pulley natin, yung drive face, 17. Yo, so nabaklas na natin mga sir yung ating panggilid. Sa taas ko na lang papakita mga sir, dilim-dilim to. So ayan mga sir, no, nakalas na natin yung ating panggilid. Ayan, ito yung stock pulley na to kasi yung MTRT ko, binenta ko na before. Kinabit ko muna, ginamit ko muna yung stock ng mga ilang araw. Ayan, ito yung drive face. So itatabi na natin yan mga sir. Sorry nga pala dito. So ayan, sa lamesa lang ako nagbo-vlog, no. So ito yung ating clutch lining mga sir, poso. Ayan. So may tatlong lock yan dito mga sir eh. Pagka magtatanggal kayo ng ganito, may tatlong lock yan dito. Ito yung lock nya, dito naka-clip. Yan, naka-clip yan dito. So, mahirap siya tanggalin mga sir. Sobra. Naka-shoot yan dito. Yan, naka-shoot yan dyan sa bakal na yan. Nakaganyan siya dyan. Mahirap tanggalin mga sir, kaya hindi ko na na-i-video kanina. So, babaklasin lang natin to, lilinisin natin. Tapos papalitan natin yung ano, clutch spring. Kasi yung clutch spring na nakalagay dito, 800 RPM yung stock. Pero nagtanggal kayo ng clutch spring mga sir, sungkitin nyo lang ng ano, long loose. Ito yung stock. Dali lang tanggalin to pero mahirap ikabit. Sir. So, ayan mo sir, kita nyo may mga kalawang na. Dahil siyempre minsan pagka umuulan, 'di ba?
nusulong natin sa bahay motor natin. Bakal kasi ito eh. Kaya inakalawang. Tignan natin yung mga bushing na to. Tignan natin dyan. Kasama nitong mga pukin ay ng lock na yung hirap tanggalin. So, linisin muna natin ito mga sir. So, tabi muna natin ito mga sir. Kalasin para muna natin yung torque drive. Kalasin muna natin ito. So, pagkalas nito mga sir, sungkitin nyo lang ito. Kasi ito yung takip niya mga sir eh. Sungkitin nyo lang yan. Yan. Pagka matigas, pupukin nyo mga sir. Pero dandahan lang, huwag nyo bibiglayin. Pupukin nyo lang mga sir. So, mangat siya. Ipasok nyo na mabuti. May angat nyo na siya. Yan, angat na mga sir. Yan, yan, yan. Yan, baka mangat na siya. Hilahin nyo lang mga sir, pataas. Yan. Diba? Pagtanggal nito mga sir, dahan-dahan lang dahil matatalas kasi itong mga to, yung mga groove na to. Diyan ako nasugat dati. Tanggalin muna natin yung pin guide. Siyempre. Pagtanggal ng pin guide mga sir. May parang pin guide yan sa gitna eh. Hilahin nyo lang. Diyan natin lagay yung pin guide. Okay, maganda pa yung ating torque drive. Oh. Naya pang grasa. Kailangan kasi maraming grasa ito mga sir. Dahil umiikot kasi yan. Dapat nalulubricate yung bawat pagitan. Ayan, so matanggal na natin mga sir. Kasi ito mga sir, ayan ito. Ito mga o-ring. Ingatan nyo rin ito. Dahil wala tayong pampalit. Ito pa rin yung gagamitin nating o-ring mamaya. Dahan lang sa pagtanggal mga sir. Baka maputol ba. Wala tayong pampalit dyan. So ayan mga sir, nasa lababo ko no. Para maghuhugas ng pinggan. Kasi matanggal yung likabok at saka grasa. So ayan mga sir, tapos na ako maghugas. Ayan, pinapatayo ko na lang. So ayan mga sir, no? Na-assemble ko na yung torque drive. Ayan. So nabalik ko na yung guide pin. Sorry, hindi ko na yun yung video. Pero ayan yung guide pin mga sir. Tatlo yan. So punoyin nyo ng grasa yung pagitan na yan. Kasi kailangan malubricate yan eh. Pupwedeng bakal sa bakal na yan. So, pupwedeng magkaroon ng kanal yung ano natin dito. Yung parang daanan nyo dyan. Pag nagkaroon ng kanal yan mga sir, syempre, di ba gati takbo ng motor nyo. So, kailangan punuin nyo ng grasa. Huwag lang yung sobrang dami, sakto lang. Tapos ito, lagyan din natin to. Kunti lang mga sir. Yung loob. Sir, ito yung lock nya mga sir, no? Dito. Pasok nyo lang ng ganyan. Tapos nyo lang mga sir. Ayan, ispunasan nyo yung sobra. Tanggalin nyo yung mga sobra. Ayan. Tapos, ito mga sir, yung nasa gitna, yung mga grasa na yan, tatanggalin nyo rin yan. Kasi sobra yan eh. Ayan, smooth na ulit mga sir. Okay na yung ating torque drive. So, ang next natin na gagawin is ito, ating clutch lining mga sir. I-assemble na natin ito. Siyensya na kayo sa background mga sir ha. Nungulang kasi sa labas eh. Ang liit lang ng bahay namin. So lagyan nyo rin ng grasa ito mga sir no. Yung pinagkakapitan ng clutch. Kasi kailangan malubricate din yan. Kailangan smooth yung pagbuka ng clutch lining dun sa clutch bell. Huwag lang sobrang dami mga sir ha. Kasi pangat yan. Mapupunta sa clutch yun yung ano, mga sobrang grasa. Pagka umikot na ng mabilis yung inyong ano, clutch lining.
Kasi umiikot na mabilis to mga sir. So mangyayari pag sobrang daming klasa, tatalsik yan dun sa clutch bell, tas yung klasa mapupunta sa clutch shoe. So dudulas lang yung ano nyo, yung motor nyo. Hindi aarangkada na maayos. Bakit? Yun. Tanggalin nyo yung sobra mga sir. Yun. Dapat ganyan siya ka-smooth mga sir. Yun, kita nyo. Diba? Yan. Yan mga sir. Ayos na. Smooth na ulit yung ating clutch lining. Itong bushing na to, dito nyo to ipapasok sa ano. Yan mga sir. Yung maliit na yan, nakikita nyo yan. Diyan nyo ipapasok yan. Yan, papasok nyo na ito ganyan. O, diba? Isa na lang. Yan din. Buo na yung ating clutch shoe. Kakabit na natin mga sir yung kanyang spring. Clutch spring. So ito nga pala yung ating clutch spring na ilalagay. So 1000 RPM. Actually luma na to mga sir eh. Ito yung dati ko. MTRT yung brand. Ayan. Tapos yung aking center spring. MTRT rin. Ayan. 1000 RPM. So gagawin na natin tigo 1K. Para mapantay yung ano nya. Kasi dati 800 lang yung nakakabit mga sir. Medyo mahirap to ikabit mga sir, no? Yan, basta ilahin nyo lang. Kailangan mashoot nyo dito sa butas. Yan. One down na mga sir. Ikabit na natin. So medyo matigas lang talaga. Dalawa pa. Pero may gamit talaga dito para may kabit nyo na maayos mga sir eh. Yung tools. Di ko lang alam ano tawag dun. Spring puller ba yun? Pero iskarte lang yan. So yun mga sir, no? Nagkabitan natin ang ating clutch spring. Ayan, 1000 RPM, MTRT. Ang gagawin ko na ngayon mga sir is ibabalik na natin tong lock dito. Kakabit nyo lang ito mga sir, no? Tapos ilalagay nyo yung lock. So ito yung lock nyo mga sir, no? Mas gagawin na natin mga sir, ipipress natin ito. Buka natin kung uubra. Press ko lang ng one down. So ayun mga sir, assemble na natin yung ating clutch lining with clutch spring 1000 RPM. So babalik na natin ito dun sa torque drive. So ayun mga sir, binabalik na natin yung ating clutch lining sa torque drive. Install na natin yung ating clutch lining sa torque drive. So babalik na natin ito ngayon mga sir doon sa motor. So baka hindi ko na pala i-video mga sir, no? Dahil madilim na doon sa garahe. Pero bago ang lahat mga sir. So ito nga pala yung nabili kong ano, pulley set na Koso. Ayan. Pang MIUI. Pang MIUI 125. Ayan. Pulley lang ito mga sir, no? Wala siyang kasamang center spring. Pulley lang at saka fly ball. Ito yung drive face. So 13.5 angle na to mga sir. May kita nyo mga sir. No? Ayan, 13.5. Tapos nandito yung pulley. Sa ilalim. Ngayon yung pulley mga sir. 13.5 din. Ayan. Test lang yan. 13.5. Ayan. Tapos ito yung fly ball. No? So yung iba nagtitimpla ng bola para gumanda yung arangkada nila at saka may dulo. So sa akin mga sir, testing lang to, no. So yung combi ng bola ko is 9-11, ayan. 9 grams at saka 11 grams. Kung magko-combination pala kayo mga sir, ang paglalagay ng fly ball, alternate, no. 9 grams, 11 grams, 9 grams, 11 grams. So ganun lang yun mga sir. Ayan. So testing ko lang to kung okay yung performance na ito ng 9-11 na combination. Siya nga pala mga sir, ang pag-combination ng ano ng flyball, depende 'yun sa bigat mo, no. Kung ikaw ay mabigat at may angkas ka, so mas maganda mag-combination ka na bola. Ganun lang 'yun mga sir. So ayan 'yun naman ng pulley. Magkakabit din tayo ng teka lang ah. Magkakabit din tayo ng ano. Papalit din tayo ng belt, ayan. So makita niyo ayan Koso.
First time kong gagamit ng aftermarket na belt. Kasi ang ginagamit ko talaga na belt is yung stock ng Yamaha. Malambot siya, no? Compared mas sa stock na ng M3. Ito malambot siya, mga sir. So, malalaman natin ang performance na ito. So, ayun, mga sir, no? Baka hindi ko na kasi may video yung pagkakabit na ito dun sa motor dahil, ayun niya, madilim na dun sa garahe. Pero, tatry pa rin natin, no? Try ko pa rin i-video. So, bababa na ako, mga sir, no? Punta na ako dun sa garahe at ay kakabit na natin itong mga parts na to. So, what is up sa inyo, mga sir, no? Ako yung nagbabalik. So, ayun, mga sir, naikabit na natin yung ating piyesa. Yung ating bagong pulley na koso with 9 grams and 11 grams na bola. Nilinis na rin natin yung ating clutch lining tsaka torque drive. Ayan, mga sir. Pasensya na, mga sir, di ko na may video dahil dilim na rito, gabi na. Pero start natin, mga sir. Makalampag yung belt natin dahil siguro, ano, bago pa.